Hey, what's up everyone? Jenny here again and welcome back to another vlog. So, mag-start tayo ng pag-vlog dito sa pinagstay naming hotel, which is somewhere here in Ahsa. So actually, itong hotel na pinagstay namin is a 5-star hotel. Ang ganda ng place na, and then yung mga stop is very accommodating din. Medyo iba to sa mga hotel na inistayan namin sa Riyadh, yung Marriott Courtyard and the Holiday Inn. It's very different kasi yung breakfast nila dito is yun, super sarap. And then, ang ganda ng place dahil hindi siya congested, and then madali lang yung parking. Siyempre, very important kasi yun. So, kung isa kang traveler na pupunta ka dito sa Ahsa, I highly recommend that to stay in this hotel, which is somewhere in Ahsa. I think it is located in Mubaras. So, tara, samahan nyo ako na mamasyal tayo dito sa Ahsa. So, tara guys! Yan yung Ahsa. Ahsa yung nakalagay eh. Yun yung bala ko. Ahsa Intercontinental Hotel. Na dyan sana kami mag-stay. Pero since na walang available, so, pero not bad na rin yung napunta. So, 400 meters, slide right. So, dito may nadaanan tayo na parang it looks like palace. I don't know kung ano to. Kasi meron ding isang palace dito na ang sabi nila ay Ibrahim Palace. But I'm not sure if this is the one. So, now we are heading to Kaisariya Souk. And as what Google said, ang Kaisariya Souk ay isa sa historical place dito sa Ahsa. So, dapat na kung ikaw ay isang traveler na papunta ka dito sa Ahsa, so, dapat isama mo yun sa bucket list mo. So, ngayon, makikita natin at ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang meron sa Kaisariya Souk. Slide right, then turn right. And, syempre, thank you kay Google kasi siya lang yung tumutulong sa amin para marating yung mga dapat namin puntahan dito dahil hindi naman namin kabisado yung mga places dito sa Ahsa. Take the next right. Yeah. Finally, we arrived here in Kaisariya Souk. But sad to say na during prayer time is sarado sila. But anyway, kahit sarado sila is ipapasyal ko pa rin kayo dito kung ano yung meron dito at kung ano nga ba ang makikita dito sa market ako. So, sayang lang talaga kasi prayer time na. So, usually nag-open daw sila ulit mga 4 o'clock. So, mag-i-start tayo dito. Ayan yung mga style ng mga sinaunang pamilihan dito. And itong Kaisariya Souk ay isa sa historical place dito sa Ahsa na hanggang ngayon pinapanatili pa rin nila yung old style and yung old ways ng pamilihan. Kahit yung mga yan, yung bubong niya talaga is sinauna. Talagang as much as possible ginagawa nilang ma preserve itong place na ito. And makikita mo rin sa paligid na halos yung mga building is mga luma pa rin. Buti ngayon, kahit pa paano, is makikita mo na na merong English translation. So, para alam mo kung saan yung pinasukan mo. So, aisle 12 tayo papasok, which is tingnan natin dito sa loob. So, sayang nga lang talaga is sarado yung place. Pero anyway, pasok pa rin tayo para malaman natin kung ano yung meron dito. So, bali ang meron dito yan, yung mga pamilihan ng abaya shop. So,
lingid sa kaalaman ng lahat. So kapag nandito ka talaga sa Saudi Arabia, kailangan mo talaga na magsuot ng proper na pananamit na kung tawagin nila yung abaya. So yan. So sayang talaga. So kung nagpunta lang sana tayo dito ng medyo maaga-aga, medyo inabutan sana nating bukas tong area na to. Pero anyway, since nandito na rin tayo, and then mahirap yung pumunta talaga dito dahil hindi siya ganun biro, medyo malayo talagang. So yan. So kalimitan pala ang mga tinda dito is mga abaya. Pero ito talaga yung pamilihan dito. Yan. They open at 4 o'clock. Open 4 o'clock sa Arbaa. So yan talaga, sarado talaga eh. Pero ito talaga, ito yung place na yon. And so tara guys, maghanap pa tayo at may pupuntahan pa tayong isang lugar na sana bukas, kasi yun talaga yung hindi ko naman pwedeng advantages or disadvantages bang tawag doon, na kapag pupunta ka talaga sa isang lugar, kailangan isiset mo talaga yung time na pupunta ka. Kasi katulad ngayon, ngayon ay prayer time na kami nakarating dahil medyo malayo yung pag-travel talaga is but I'm happy na nakarating ako dito. You know, mga Arabic yung mga sulat, and nakikita nyo yung mga pinto. Siguro maaaring binago na nila to. May mga binago na sila, pero ito pa rin yung style ng pamilihang luma. Kumbaga nung panahon na hindi pa uso siguro yung mga mall. Pero sa nakita ko kasi, sa lahat ng mga nadaanan ko, ang dami na rin mga malalaking malls dito. Pero in this area kasi, siguro pinanatili talaga nila na isa to sa hindi nababago yung mga. So tara dito, tingnan natin anong meron dito. Parang merong palasyo, parang merong tore dito. Yun nga lang, siguro sarado din dahil yan nga, siyempre prayer time. So yan guys, nakikita nyo merong ruins dito. Hindi ko alam kung anong tawag sa place na to, pero parang medyo inaayos siya. Inaayos. Brother, hada esh? Aywa, hada makan esh, hada. Hada kasariya. Hada kasariya? Hada ka man kasariya? Hada kasariya. Hada itnen kasariya. So, sabi niya dito, kasariya din daw to. So, yung kasariya, hanggang dun siya sa dulo. Hanggang dun sa dulo tong mga old na pamilihan na to. Medyo ito, parang inayos na nila kasi siguro sa sobrang luma na kaya inayos. So yung kabilang side, hindi pala siya ruins. Bali, inaayos siya ulit siguro para gawing katulad nitong nandito sa kabila. Pero, nakikita nyo guys, oh, napakaganda. And then yung paligid talaga niya, ganon, luma pa rin. And syempre, pag pupunta kayo dito, make it sure na meron kayong barya or meron kayong coins para pambayad nyo sa mga pay parking. Kasi kung wala kayong pambayad, mahirap baka mahatak yung sasakyan nyo. Nandito tayo ngayon sa Craftsman Market in Ahsa. So ngayon meron ng translation talaga. Kaya madali mo nang malalaman yung places na pinupuntahan mo. So Ahsa World Heritage Site. So sabi nila, sarado. Pero yung guy na napagtanungan namin, sabi niya okay lang daw pumasok. So, member of UNESCO created Cities Network noong 2015. So, sabi niya, Ahsa Arab Tourism Capital. So, sabi niya pwede daw pumasok. So, pasok tayo kung anong meron dito. Ito yung kaya na pagtanungan namin. So, sabi niya, pwede daw pumasok. Although, sarado naman siya.
Pero parang ganun din siya. Combination of the old market din. Talagang ang ganda ng place na to. Parang feel ko nasa Bigan ako. Ganun. May ganung parang Spanish and Arabic style. So, yan. Palasyo pala to. Ito yung Murgia. If I'm not mistaken or kung tama ba yung pagkabigkas ko. Yan. Medyo. In the midst of sea of palm trees, nestled Murgia Palace. Ayun, Murgia Palace pala tong place na to. So, King Abdulaziz, the founder of KS, I choose it as a rural palace for him. The unique design of the palace reflects the precision of mastery of Al-Hasa people. So, ito yung place niya sa loob. Yan. Familyhan din siya, pero siguro ganyan. So, ito yung dito sila nagkakape-kape. And then, ito. Yan. So, sarado talaga. Pero, anyway, ang maganda lang dito is ginawa na nila talaga ng mga translation yung mga mababasa mong Arabic. Yan. Kita nyo ngayon na pagkakabild nito, malaki na yung iginanda niya. Pero, eto yung old. Yan. Ito yung old na build ng palace na to. Ayan. So, ayan yung ayan, talaga ganito. Napanatili pa rin nila yung ganda ng place. So, and then, in-acknowledge na ng UNESCO na isa to sa heritage talaga na dapat nilang ingatan. And, if you are coming or visiting Al-Hasa, you have to put this one on your bucket list to visit this place, which is Murgia Palace. A few moments later. So, since nasarado doon sa Kaisariya, souk na pinuntahan ko, so I decided to go here and Lulu. Lulu Mall dito sa Al-Hasa. And ang laki ng place nila, then yung supermarket nila, sobrang laki din. So, dito na rin tayo titingin kung ano yung mga pwedeng pananghalian. So, since na gutom na rin ako, so, ayan. Pero, in fairness, ang laki ng mall dito. So, tara guys, manananghalian muna tayo.